showbiz fanatex, ano nga ba ang nilalaman ng kaso na inilatag ng TBJ laban sa tape at GMA? Narito na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan pinag-uusapan nga ngayon sa news ang GMA naglabas ng statement ukol sa inihain ng TBJ na complain laban sa Kapuso Network at Tape Incorporated. Kahapon nga ay lumabas na ang sumon na inilatag ng TBJ laban sa GMA dahil idinamay na po nila no ang GMA sa kaso na kinakasuhan ngayon ng TBJ. So dahil po dito, syempre, hinanap natin ano nga ba ang nag-trigger o naging dahilan kung bakit po isinama o idinamay po ng TBJ ang GMA sa kaso ng yung kanilang complain laban sa tape at GMA sa pagtuloy na paggamit ng GMA Itbulaga. Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, more popularly known as TBJ, filed a complaint in court against Tape Incorporated and GMA Network. According to the report by Philippine Star, the complaint stemmed from the lack of tape in GMA in replaying old episode of Itbulaga without prior consent from the comic trio. The report also stated that the complaint against the two entities on June 30 of this year is copyright infringement and unfair competition. The court has reportedly required Tape and GMA to file their answer within 30 days. So isa ito sa mga panibago kasi ito eh. Kumbaga parang nagpatong-patong na po yung complaint and file sa yung kinaso po ng TBJ, dahil kung matatandaan po ninyo, eh meron po silang day na sila po ay nag-replay kung saan napanood po yung mga old episode ng Itbulaga noon. At isa sa mga kino-complain po ng Tito Vic and Joey ay hindi po sila hiningian ng consent na ipalabas yung mga datihan kung saan kasama po sila. Tito Soto, Vic, and Joey De Leon, more popularly known as TBJ, ay nag-file ng Marikina Court against Tape Incorporated and GMA Network. According to the report also stated that the complaint which was filed in Marikina last June 30 is for copyright infringement and unfair competition against the two entities. So dahil dyan, it also stated that Tape and GMA had already received the summons sent by Marikina Court which required the two entities to file their respective answer to the complaint within 30 days upon receipt. So binibigyan lamang sila ng 30 days ng TBJ dun po sa summon na kanilang ginawa na maging ni Miss Jeannie Pierre, yan, isa sa mga dati pong vice president ng Tape Incorporated, na magpasa po sila ng kanilang counter affidavit or tinatawag na yung kanilang sagot doon po sa complaint na iginawa po ng TBJ against them. At dinamay po nila ang GMA dahil na rin inalaw po ng GMA na gawin ito sa kanila pong turf, na kanilang network. The former legislator talked about the time when they worked for a year without salary, for which Tape allegedly promised them a share in the corporation. When we asked them how about the entire year we worked for without a salary, it was only fair to ask that since it was all effort from the start that made Itbulaga was it was by then. You know what they told us? They said, oh, don't worry about it. We'll just give you share in Tape Incorporated. Ito po yung ilan sa mga ni-reveal, no? Kasi parang sinabi po, or parang, ewan natin kung illegal po yung ganun, parang slip of the tongue. Sige, huwag kang magkalala, bibigyan namin kayo ng share. Parang ganun, para matigil lang yung conversation. When the comic trio announced on air May 31 that they were parting ways with Tape, Inquirer News immediately published the statement of GMA Network expressed sadness over their departure. TBJ and the Dabber Cods have since then launched a new noontime show in the new show home studio on TV5. At dahil dito ay hindi na nga po nakapagpigil pa na nagbigay na rin ng kanilang statement ang GMA Network, allegedly patungkol dun sa case na pinile ng TBJ
sa GMA Network. So, ito po yung kanyang sinabi. GMA Network through its online pages release a statement ng Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon complained against sa Kapusa Network and Television and a production exponent Tape Incorporated. The iconic trio and pioneer host of country's longest-running noontime show have filed a complaint for allegedly copyright infringement and unfair competition on the rights to the name of Eat Bulaga. It is short statement that media giant said it would refer the said case to its legal counsel. Ayun po yung ilan sa mga statement nila na we will refer the complaint to our legal counsel Belo Gozon, Elma Paril Asuncion, and Lucila Law Offices, it reads. So wala pong any details no na binigay. Kumbaga parang sinasabi lang nila, parang dun po sa kanila pong gesture na ipinakita na lalabanan nila kung ano man po yung case na final ng TBJ against them. Sabi po dyan, in the caption, if noted, ito'y tungkol sa di umano'y copyright infringement and unfair competition to the rights of the name of Eat Bulaga. To recall, TBJ and the Dabber Cad resigned from Tape, which was block time agreement with GMA for the noon time a slot at the end of 2024. Eat Bulaga, ito po yung itinuturing na talagang masasabi mo na sa sobrang hinaba ng panahon na kanila pong pagtatrabaho sa nasabing show, eh parang hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan pa rin at umabot na nga po sa kaso, no, ang mga bagay na ito na ikinalulungkot ng maraming mga viewers kasi parang ang nais lang naman talaga ng mga nasa ganitong field is talagang mag-serve sa tao pero parang sobrang tagal na nito. Hindi nila na futuristic yung kanilang futuristic mind ay hindi nila naiset na darating sila sa punto na kailangan nilang makipag-agawan dito po sa pinagtrabahuhan at sobrang sacrifices in life and death na po yung ibinigay nila dito. And now, siyempre po, nagmamatigas pa rin po ang ito pong Tape Incorporated patungkol sa usaping ito. So kahit ano pong sumon, kahit ano pong mga pakiusap or ano pa man, hanggang sa dumating na sila sa court, ay talagang ipinaglalaban po ng Haloso siblings na kanila ang Eat Bulaga. At sila lang ang may karapatan sa lahat ng itong. Parang ganun po yung pinapakita nila eh. Kaya naman siyempre hindi po papayag ang TBJ sa kanilang mga inaangking bagay na hindi naman talaga sa kanila. So kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.